Junito TV Official. Alright. And yun, what's up mga kabagis, Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis, no? Pero bago pa lahat, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Rowelo Palalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Viewers, syempre po ang ating mga kalingap partners, mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawalan po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito po sa naging previous live streaming po, no, ni Pastor J. Morello Vlogs, mga kalingap at kabagis, no, isa sa mga ambassador po ng landing pad, kung hindi po ako nagkakamali, sa Gumaca, Quezon, no. Isa pong napakasipag na charity vlogger po, mga kalingap at kabagis, na kung saan ay kahit po mababa ang views ay talagang tuloy-tuloy po ang kanyang pag-charity, no. At hinahangaan ko ito dahil, mga kalingap at kabagis, dito nagsisimula yung mga sumisikat na charity vlogger, no. Yung sa simula, kahit mababa ang views, tuloy-tuloy po silang nag-a-upload, no. At darating ang time, 101% po akong sure dyan, na darating din po ang break sa kanilang mga channel. Na kung saan, kung titignan po natin sa mga naging kalingap partners natin na nagsimula sa mababa, ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-charity. One good set of example dyan, mga kalingap at kabagis, ay si Andy Kayakap Vlogs. Kung malala po ninyo, lagi ko pong sinasabi yan, si Andy Kayakap Vlogs, no? Ang charity vlogger na walang issue, na talagang masasabi po nating napakasipag. Hindi siya pinanghinaan ng loob at tuloy-tuloy lang ang kanyang pagtulong kahit wala siyang views. At mabuti na naman po ay may mga butihin siyang sponsor na talagang tinutulungan siya hanggang sa ngayon. So sana kay Pastor J ay magtuloy-tuloy, no, ang kanyang kasipagan sa pag-charity at huwag sana siyang panghinaan ng loob. At darating din ang time, no, be consistent lang sa pagtulong natin at may makakapansin at may makakapansin sa inyong mga sponsor, and at the same time mahahanap nyo rin po yung magpapaviral or makakatulong para lumaki po ang channel natin. Yun lang po ang masasabi ko kay Pastor J. Morello Vlogs. Anyhow, hindi po yun ang ating topic for today, no, mga kalingap at kabagis. Kasi po, dito sa kanyang previous live streaming na may title pong Salamat sa Mga Karepa, ay binigyan niya po ng emphasis or punto di vista, ika nga. Ito pong ginagawang pagpopromote po ng mga kalingap reactors para dito po sa mga kalingap partners natin na charity vloggers. Matagal na pong panawagan po ito ni Kuya Val Santos Matubang. Noon pa, nung kasi simula pa lamang po ng Karepa, na i-promote ang mga small YouTuber po na mabababa pa lang ang number of subscribers at mabababa pa po ang views. Naging mandato po yan ng Kalingap Reactors Partner mula po nung ito po ay naitatag. At ginagawa naman po ng mga reactors ang mga kalingap partners natin na nagcha-charity ng reaction video or at the same time po ay pagpo-promote sa kanilang channel. At napansin ko lang po, mga kalingap at kabagis, dito po sa ginawa niyang live streaming ay parang natuwa siya sa ginawa po ng isang kasama po naming reactor sa Karepa, na kung saan daw di umano ay habang nagla-live daw po ang reactor na ito ay ipinromote po si Pastor J. Maganda po yun, mga kalingap at kabagis, no? Dahil nga po syempre habang ginagawa mo ng reaction video, yung pinopromote mo habang naka-live ka, pag may pumapasok ng mga viewers, nagkakaroon ng interaction sa live chat. And at the same time, pwede mong ipin yung channel mo doon or yung channel ng pinopromote mo. Maganda po yun. At dito, natuwa po siya at binigyan niya ng rating na 10, mga kalingap at kabagis, yung pong ginawa ni Maestro Manalo. Yan. Shoutout sa'yo, Sir Maestro Manalo, no? Maraming salamat sa pagpo-promote ng channel po ni Pastor J. Morello. Kahit ako, mga kalingap at kabagis, no, kung babalikan niyo po yung mga video upload ko, ay na-promote ko na po ito
si Pastor Jay. Pero mga kaling kapat kabagis, parang sa piling ko lang po ito ha, mga kaling kapat kabagis, no? Parang nakukulangan po yata si Pastor sa promotion na nangyayari po, na ginagawa po ng ating mga Kalingap Reactors partners sa mga charity vloggers. Disclaimer once again, opinion ko lamang po ito, mga Kalingap at Kabagis. Ha? Kasi base po dito sa kanyang live streaming, ay parang dapat daw ang gagawing pagre-reaction para maging consistent po sa isang pagpo-promote ay dapat at least mga apat na beses po sa isang linggo. Parang ganun po, no, ang pagkakaintindi ko po sa sinabi ni Pastor Jay. Correct me if I'm wrong na lang po, no, sir, kung baga mapanood mo itong reaction video na ito. Well, mga kalingap at kabagis, pwede po yun. Pwede po yun. Kahit nga po araw-arawin eh. Kahit araw-arawin na ipromote or gawa ng reaction videos yung mga kalingap charity vloggers natin, wala problema. Pero as a YouTuber po, no, mga kalingap at kabagis, no, binabalansi din po, no, as a Kalingap Reactors, binabalansi din po namin. Siyempre po, hindi lang naman po sila ang may mga mabababang numbers of subscribers na kailangan i-promote. Kaya po, in sa isang linggo, kumukuha kami ng halimbawa tatlong beses o dalawang beses sa isang linggo na makapag-promote ng mga charity vloggers or mga Kalingap partners na mababa po ang subscribers. Ang sa akin, ganang sa akin lang naman po, Pastor, no, kung mapanood po ninyo ulit ito, itong video na ito, wala naman po yan sa pagpupromote eh. Para sa akin lang po ah. Kasi po, kahit araw-arawin ko pong halimbawa ipromote yung channel po ng isang charity vlogger, pero kung wala naman pong ginagawa yung charity vlogger sa side niya, let's say, hindi nagcha-charity araw-araw, or sabihin natin ang charity niya isang beses lang po isang araw, ay kahit po yung manonood ay baka hindi rin po panoorin yung ginagawa kong reaction video, kasi po nagre-reflect doon po sa ginagawa nung reaction video, ginagawa ng reaction video. Pwedeng sabihin ng netizens, ba't ko papanoorin yan? Eh hindi ko nga nakikita nagcha-charity or nag-upload ng charity isang beses lang isang linggo. So ganun po yung gusto kong ipaliwanag dito, mga kalingap at kabagis, no? Kasi yung ginagawa natin sa channel natin, nagre-reflect po yan sa mga viewers. Let's say, for example, si Pastor Jay, napakasipag po niyan, honestly speaking po, talagang halos lahat po ng kanyang ina-upload sa kanyang channel ay puro pag-charity. Kaso nga lang po, mga kalingap at kabagis, no, ang nakakalungkot lang, talagang mababa po ang views. At buti nga, hindi pinanghihinaan si Pastor Jay kahit mababa po ang kanyang views, ay tuloy-tuloy lang. So, kaming mga reactors, ang trabaho namin ngayon is ipaalam sa mga viewers kung ano po ang meron sa channel ni Pastor Jay at ano po yung ginagawa niya sa kanyang channel. At para po ma-convince namin ang mga viewers, no, ang mga subscribers sa community, na suportahan din po natin. Kasi nga po, talaga nagcha-charity siya at puro talagang pagtulong ang kanyang ginagawa. So, ganun sa akin lang po, no, Pastor Jay. Hindi lahat ng pinopromote ng mga reactors na katulad po namin ay nakakakuha po ng 100% na balik na suporta sa mga subscribers. Pwede kang isubscribe niyan. Let's say, excuse me po, let's say tataas ang number of subscribers mo, pero yung panonood po or number of views ay hindi ganun kataas. Kasi nakasubscribe lang sila, pero hindi po sila nakasuporta. Ganun po yun. Pero kung nakikinita naman po nila na talagang legit yung mga napapanood nilang pagtulong sa ating channel, ay parang pa yan eh, mga kalingap at kabagis, no? Para ka nanliligaw. Nililigawan mo ang viewers para po makonvince mo sila na panoorin yung mga video upload mo. At parte ng iyong panliligaw sa mga viewers ay mga strategies or technique sa pag-upload ng videos
or pag-edit ng ating mga videos kung paano po nila matawag nito, a-appreciate kung paano mo i-deliver sa kanila yung pag-charity mo bilang sa paggawa po ng content. So, sana po malinaw po yun ang maaaring ang pagkabagis. No? Wala naman po akong what. Wala naman po akong issue kay Pastor Jay. Hanggat maaari nga, gusto ko po siya lagi i-promote. Yun lang po sana ang gusto kong kwan dito, bigyan ng emphasis kay Pastor Jay, na kung saan, yung pagpo-promote, wala pong problema yan, nasa amin po yan. No? It is a mandate of Kalinga Pre-Actors Partners na i-promote po ang mga charity vloggers, especially po yung mga mabababa ang subscribers. And sa end naman po ng mga Kalinga partners natin, it is their mandate na may mapapanood pong charity sa kanilang channel. Diba? At kung paano po natin i-deliver yung pag-charity vlog natin sa ating mga viewers by means of, sabihin na natin, inayos ang pag-i-edit, nilagyan ng konting transition. Minsan kasi, mga kalingang pagkabagis, sa mga viewers ay naboboring din. Yung tipo bang nag-upload ka ng video, binidyo mo lang, walang edit. Kumbaga, walang patalastas sa napapanood nila na nakapag-i-encourage na yung sabi nga po nila dito sa platform na ito, yung retention rate ay mataas. Kasi pag naboring po ang viewers, ay hindi po tatapusin ang views, ang in-upload na video. So, nasa mandato na rin po ng mga charity vloggers natin na ayusin yung mga video na ina-upload nila. Hindi lang po yung nag-record ka, binidyo mo, in-upload mo. So, dapat kahit pa paano po, meron po tayong konting editing para po maayos yung magiging outcome ng ina-upload po nating videos. Yun po ang gusto kong may paliwanag o may parating kay Pastor J. Morello Vlogs. Pero anyhow, mga kalingang pagkabagis, no? Pakinggan po natin yung ang haba na sinabi ko. Eh, pakinggan po natin yung sinabi ni Pastor J. regarding po dito. At pagkatapos na mag-comment na lang po kayo sa ating comment section dahil napahaba na po yung reaction video natin ngayong araw na ito. Narito po, pakinggan po natin si Pastor J. mga kalingang pagkabagis. No? Sir, galing yung ano. Ito po kasi ano po mga kalingap na maganda yung ginawang pag-reaction ni Sir Maestro kagabi. Yan, to God be the glory, Sir. Yan. Kasi yung ang kadalasan po kasi na nakikita ko, hindi ako sa nagrereklamo ano po. Kumbaga ay syempre tayo po ano lang, kumbaga ay para tayong viewers, tayo ay tawag dito. Nagmamasid lang po tayo. Yan, tayo nagmamasid lang sa mga nagaganap at nangyayari na kung saan ang napansin ko ng mga nakaraan, ang mga small YouTuber ay nire-reaction na naman. Kaya lang, kulang. Para sa akin, kulang. Nakukulangan ako para sa akin. Kasi yung mga small YouTuber ay ginagawang paningit lamang sa nire-reactionan. So, ang ibig mong sabihin dito ni Pastor J, mga kalingang pagkabagis, no? Yung mga ibang reactors, ang ginagawa po nila, meron po silang main na subject na nire-reactionan. Bago po nila simulan yung reaction video, ay magpo-promote po sila. Let's say, for example, ito, ginagawa ko ng reaction si Pastor J. Morello. Vlogs. Isisingit ko ngayon, halimbawa, mga kalingap at kabagis, no? Pakisuportahan naman po ang channel po ni Maramara 77. At isubscribe po natin. Pero hindi po siya yung main topic ko. Ang main topic ko ay si Pastor J. Yun po yung ibig niyang sabihin. Isinisingit lang. So, ganon. Isa yun sa concern ni Pastor J na pwede naman po natin pag-usapan sa karepa. At pwede po nating gawing kwan yan. Gawing rules na kung saan paggagawa po ng reaction and at the same time, pagpo-promote, kailangan po yung full videos. Diba? Kung 10-minute video yan, i-google mo yung 10-minute na video na yan para po sa isang subject na re-reactionan and at the same time, pagpo-promote po. Wala pong singit-singit. Pwede po yan. Mapag-uusapan po yan, Pastor J. Magpatuloy po natin.
Paningit lamang. Hindi yung talaga hindi ano, hindi pool, kumbaga. Kumbaga sa ano, kung sa trabaho parang part-time lang yung ginagawang pag ano, pag-reaction sa mga small YouTuber. Pero kagabi natuwa ako kay Sir Maestro 21 TV. Buong programa niya. Ang kagandahan sa pag-reaction ni Sir Maestro kagabi, naka-live siya. Naka-live siya habang ni-reactionan niya yung ating ano, yung ating video, siyempre yung ating channel, na kung saan yung mga viewers tapos na i-announce ni Sir Maestro na pwede nating pasyalan, pwede nating dikitan o i-subscribe ang YouTube channel ni Jay Moreno Vlogs. Yan ano po. Kaya sabi ko, ito yung maganda. Ang pangit lang po dito sa ganitong klaseng sistema ng pag-promote po, no? Parang ang nangyayari po kasi dito, sub to sub na lang po, di ba? Pasyalan nyo tapos dikitan. So, ang mangyayari po dyan, yung panawagan nung gumawa ng reaction video, parang hindi po nagiging organic yung pag-subscribe sa inyo. At pag sinabi po natin hindi organic yung pag-subscribe, yung pag-suporta po sa inyong channel ay hindi po organic din. Na kumbaga, napasubscribe lang po sila dahil po, tawag nito, i-shout out or masabi po natin pakipasyalan or pakidikitan, ika nga, diba? Ganun po yung terminology na ginamit. Pero kung ang terminology pong ginamit is, kung pwede naman po ay ating pasyalan at i-check po natin kung baka magustuhan nyo po ang kanyang mga video upload, ay i-subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel. Kung ganun po yung ating pahapyaw sa mga viewers, kasi viewers ang magdi-decide kung tatangkilikin ka nila o hindi. Diba? Pwedeng napasubscribe sila, pero yung pagtangkilik ay wala. Kaya mas maganda pa rin po kung talagang ang subscriber mo magsusubscribe kasi organic sila sa'yo. Sinubscribe yung channel mo kasi nagustuhan nila yung mga in-upload mong videos. Kahit sabihin man nating 50 yan, pero organic, kada upload mo ng video, yung 50 yan, hindi mawawala sa number of views mo. Yun po ang gusto kong ibig sabihin, gusto kong iparating dito, mga halina pagkabagis. No? Kasi ang sub to sub po talaga, honestly speaking, walang pupuntahan po yan. Lalaki nga ang number of subscribers mo, pero yung organic viewers mo ay hindi lalaki. Sayang din po ang views. Mataas nga ang subscriber, lagapak naman po ang views. So saan ka? Doon sa hindi kataasan, pero bumabalansi sa number of views, or doon ka sa mataas ang subscriber, pero lagapak naman po ang views. Pagpatuloy po natin. Ng pag-reaction, pag-reactor, ano yung reaksyonan natin ang isang charity vlogger o sino pa man na kung saan dapat ano, para sa akin lang ito yung ano ko lang, komento ko lang yan siguro sa mga... Para sa akin din po, Pastor Jay, komento ko rin po ito. Kumbaga, you have your own personal opinion, then meron din po akong personal opinion or personal na interpretation po dito po sa naging live po ninyo. No? So, I have my, sabihin na natin, I have my thought. Ika nga. Kumbaga, ito po ang masasabi ko sa naging live streaming po ninyo, Pastor Jay Morelo. Nakakapanood na mga reactor po, magandang gabi po sa inyo pong lahat, ano po. Na maganda yung ginawang ano, maganda yung ginawa ni Sir Maestro po agabi. Kung bibigyan ko yun ng ano, ng grade 100%. Kasi hindi siya ano, hindi siya nawawala doon sa topic. Wala nang paligoy-ligoy, patlagang nakapokus doon sa topic. Yan ano ho, mga kalit. Ito lang yung ano, bilang mga charity vlogger. Ito yung napapainggan natin kay Kuya Bal. Ang mga reactor ano ho, ay nagkakaroon ng content sa pamamagitan ng mga charity vlogger. Correct. Ano, nagkakaroon ng content sa pamamagitan ng mga charity vlogger. Kumbaga, dahil nagkakaroon ng content ang mga reactors, dapat tulungan ang mga charity vlogger at ang programa ng Team Kalinga. Agree po ako. Kasi ito yung napansin ko nung mga nakaraan. Ulitin ko, hindi po ako nagreklamo. Kumbaga ay, ano lang ito? Ito ay napansin ko lang. Sino ba ako para magreklamo? Isang maliit at baguhang YouTuber? Ano? Isang maliit at baguhang charity vlogger?
mas maganda kasi kapag reaksyonan natin ang isang charity vlogger o sino pa man yan, dapat yung halimbawa isang oras, dapat sila, sila lang. Kung si Kalingap Lidya ang aking reaksyonan, si Kalingap Lidya lang ang aking reaksyonan, wala nang iba. At ang maganda pa nito, yung bang tulong talaga sa mga small YouTuber, hindi lang minsanan. Kung ako ang mag-reaction bilang isang reactor, para sa akin, ano yan, gagawin ko yung mga sa isang linggo, kahit apat na beses isang linggo. Para ano, kasi kung isang beses lamang isang linggo, re-reactionan ang isang YouTuber o small YouTuber, ano lang yan, mabubura agad yan. Pero kung lagi natin reaksyonan, halimbawa sa isang linggo, apat na beses, tatlong beses, ay mas malaking tulong yung bagay na yun. Kasi nasa Team Kalinga po tayo. Kaya kagabi, habang pinapanood ko si Sir sa kanyang pag-reaction po sa atin, sabi ko ito, ito yung dapat na gawin, dapat na tularan. Ano, hindi paningit lamang. Hindi na sabing, na-reaction lang po na yan, pero ginawa natin paningit. Ano, sa isang pelikula po, hindi maganda ang isang pelikula kung, ano tawag dito? Kung bitin. Kailangan ano, kailangan buo. Kailangan ay kumpleto. So yun ang mga kanilang pagkabagis, no? Napanood po natin. Napakinggan po natin yung parang mga recommendation o gusto pong mangyari, no? Kumbaga parang suggestion, no? Well, maganda naman po yung mga naging suggestion ni Pastor J regarding nga po dito sa pag-i-implement ng paggawa ng reaction video sa mga kalinga partners natin. Why not, no, mga kalinga pagkabagis? Kung apat na beses sa isang linggo, kaya naman po yun, mga kalinga pagkabagis, kahit nga po sa isang buong linggo, gawa natin ng reaction video ang isang kalinga partners natin. Pero hanggang lang sa akin lamang po, no, Pastor J, marami pong mga kalinga pa partners, mga kalingap YouTubers na kailangan din pong ma-promote. Kaya nga po ang nangyayari ay hindi po minsan natutupad yung araw-araw or every other day ay siya po o halimbawa iisa lang po yung ginagawa ng reaction video. At least kaming mga reactors, binabalansi din po namin, no, yung channel po namin na kung saan ay let's say sa isang linggo magpro-promote po kami ng tatlong small YouTuber and next week yung iba naman po, para naman po mabigyan ng pagkakataong ma-promote din yung mga iba pang miyembro po ng Kalinga Partners or Charity Vloggers. Yun lang naman po ang masasabi ko doon, Pastor J. Yun naman po pag-usapan yan, Pastor J. Wala naman pong issue dyan. Pwede po nating kausapin lahat po ng miyembro po ng Karepa na kung gagawa po sila ng reaction video, ay dapat po kailangan full. At ang maganda po, maganda pa po dito, mga kalinga pagkabagis, no, kailangan po yung link ng kanilang YouTube channel ay nasa comment section. At lagi po nating bibigyan ng emphasis ang mga viewers na pagkatapos po ng reaction video, ay kung gusto niyo pong suportahan ang ating charity vlogger na ginagawa ng reaction video ngayong araw na ito, ay yung link po ng kanyang channel ay nasa comment section. Pwede po nating pasyalan at suportahan ang kanyang channel. Dapat ganun. So, yun, mga kalinga pagkabagis, no? Ang haba, no? Ang haba ng reaction video natin dito kay Pastor J. Well, anyhow, kagaya nga po na sinabi ko kanina, wala po tayong pandito, wala po tayong masamang tinapay kay Pastor J. Actually, nagawa ko na po siya ng reaction video last week at patawad naman po, Pastor J, kung isa lang po yung nagawa kong reaction video dahil ginawan ko rin po sila Andy Kayakap at si kuan noon, si Kuya Kens. Yun. Nakatatlong kuan po tayo doon. Nakatatlong promotion po tayo sa isang linggo. No? Yun nga lang, iba't iba mga kalinga partners po. Hindi po tayo nakapagtuon sa isa lang, pero hinati po natin yung isang linggo na makapag-promote po tayo ng kalinga partners. Well, duly noted, Pastor J. Morelo, pag-uusapan po ng Karepa yan, kung ano po ang pwedeng gawin sa suggestion po ninyo. At maghintay lamang po tayo ng mga ilang araw at makakaroon po kayo. Makakarinig po kayo ng feedback yan po sa grupo po ng Karepa.
positive feedback, ika nga, sa grupo ng Karepa, na lalo pong ikagaganda ng samahan po ng kanilang partners at ng Karepa. So, yun, mahaling ang pagkabagis, no? Ito, gagawin ko na rin po promotion din po ito, mahaling ang pagkabagis. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, sabutihin po nating ambassador ng landing pad diyan sa Gumaca Quezon, no? Mahaling ang pagkabagis na si Pastor J. Morello Vlogs. Ayan po. Yung pong link ng kanyang channel ay ilalagay ko po sa comment section. Suportahan po natin at isubscribe. Dahil ako na po mismo ang nagsasabi, mga Kalingap at Kabagis. Kung solid kang Kalingap, pag sinuportahan mo si Pastor J. Morello Vlogs, ay hindi po kayo masasabi natin, hindi po masasayang ang inyong pag-subscribe sa kanyang channel dahil purong pag-charity po ang ginagawa niya. Siyempre po, replica po yan ng pagiging ambasador niya po diyan po sa landing pad ng Gumaca Quezon. So, yun, mga kalingap at kabagis, hanggang dito na lamang po. Napahaba na. Hanggang sa susunod po nating reaction video, mga kalingap at kabagis. Jubilito TV Official po. As I always say, peace, God first. God bless po. Bye!